Hi mga Aries loves! Welcome back to my Purple Aries channel, and in today's video, I have my Vex Nina! So, hello guys! Hi everyone! Yes, ang mag-subscribe kayo sa channel niya, I'm going to link the channel down in the description box, and it's Food Trends. So, mga mommy videos, mga daily vlogs, as well as beauty videos, magawa yan si Vex Nina. Welcome to myself, Charot! Yes. Today is June 19, 2016. Birthday ngayon ni Kapatid Jet. Siya yung husband ni Sisi niya. Happy birthday! And they are celebrating yung kanilang first anniversary sa YouTube. So, show them some love. So, please subscribe to their channel. So, yun! In today's video, ang gagawin natin is yung my makeup story. So, mas makikilala nyo kung bakit kami nahilig sa pag-makeup. So, without further ado, let's begin. First question is, how old were you when you started wearing makeup? So, ikaw, Bex, ano? Ayan. How old am I? Naalala ko, no college ako. Actually, late bloomer. Oh, super late bloomer ako. High school nga, naglalaro pa rin ako. Seriously, naglalaro pa ako doon sa school namin nung high school ako. Anyway, so college, and hindi pa ako yung nag-makeup sa sarili ko. So, binake-upan lang ako ng bakla akong kaklase nung college ako. Ooh. Ako, naaalala ko, I started wearing makeup way back, I think, third year high school. Wow! Pero yung makeup ko nun, yung mga parang chinchans yung nabibili ko sa palengke. Kasi ang dami kong tigyawat dito, nagnanaknak. Tapos yung tigyawat ko yung talaga may nana sa loob. Tapos naiya ako kasi yung mga friends ko talaga ang kikinis nila. Kasi yun yung parang puberty stage, parang masyado kang conscious sa itsura mo. Yun, tinatakpan ko siya, tapos nakikita ko na umuulan pala yung concealer dun sa gilid-gilid. So, yun. Ako kasi, ano, wala. Ako lang yung only girl dun sa family namin. Kaya, tapos yung mga pinsan ko, wala din, wala malayo sa amin. Kaya, wala, wala parang boyish nga lang. Wala nag-introduce sa akin ng makeup. Next question is, how did you get into makeup? So, paano ka nahilig, Bex? Ay, nako. How did I get into makeup? So, yun nga, since nung college, minakeupan ako nung bakla akong kaklase. Tapos, marami naka-appreciate yung mga kaklase ko. Then, inuwi ko sa bahay yung mukha ko na may makeup. And, surprisingly, hindi nagalit yung mom ko. Hindi ka siya pala, ano, para makeup ni mama mo? Ano, hindi naman. Pero hindi rin siya nag-react. Like, di ba meron iba na, ano ba yung ano nasa mukha mo? So, hindi sila nagalit. So, and then, si Ate Carla, yung asawa ng brother ko, hello. Parang na-encourage na din siya. Na-encourage. Background noises, nandito yung anak namin na si Sky. At si Sky, kasi pareha Sky yung pangalan ng anak namin. So, yun. So, yun nga. Si Ate Carla, tinuruan niya na din ako mag-makeup. So, pinaglaruan niya na din ako. And then, hanggang sa nag-work na ako, I have my OJT in Singapore. So, natuto na ako dun mag-makeup on my own. Naalala ko pa, girl, yung eyeshadow, binabasa ko pa ng tubig para dumikit sa eyelid ko. Ako, I get into makeup kasi simula bata pa lang talaga. Medyo on the hikay side na ako. Tapos, nung napanood ko sila Michelle Phan, tsaka sila Bob's Beauty, natuwa ako kasi kumbaga natuto ko yung sasabihin nila na ito, step 1, ganito yung gagawin mo. Nag-start muna ako, yun nga, sa mga China-China na makeup. Hanggang sa nung nagka-work na ako, nakabili na ako ng mga medyo yung local lang, yung mga Everbilena. Tapos natuwa ako kasi nagta-transform talaga yung mukha minsan. Lalo na sa akin, iba yung face ko pag may makeup tsaka wala makeup. So yun. What are some of your favorite makeup brands? Favorite makeup brands, mag-start tayo sa local. Favorite ko ngayon ginagamit yung HBC. Yan, HBC from Sansan. Sansan from HBC pala. Tapos, Nichido. And, ano pa ba? Pancerano, ganyan. Pancerano. NYX, Benefit, MAC from Divisoria. I love that one. Marami akong MAC na galing ng Divisoria. Maganda. Oo, maganda naman. Actually, ano, hindi naman ako ma-artist sa makeup. Lalo na sa mga eyeshadow. Kaya wala yung, ano, kaya wala yung brand. Basta, nasa paglalagay yan, di ba? Nasa kamay mo yan, nasa paglalagay mo yan. Maganda nga yung makeup mo, tapos tsaka naman. Maganda yung makeup mo, tsaka
naman yung mukha mo. Hindi na nila makikita na ano yun, namamahalin yung nasa eyelids mo kung nilagay mo lang. Nakalagay tatak, no? Wala namang pag nilagay mo yung red dyan, wala namang mag. Totoo yan. Totoo. Please lang sa mga, ano, sa mga owner ng MAC products. Pero, I admire you guys. Wala lang talaga akong perong pabili ng MAC. Oo, totoo yan. Katotohanan. For me naman, ang favorite makeup brands ko kadalasan talaga locally made dito sa Pilipinas. Katulad nung Everbilena tsaka Shawel. Pero kung yung sa mga parang international makeup brands, siguro masasabi ko Maybelline. So yan, kasi affordable tsaka maganda yung quality. What does makeup mean to you? I believe. Thank you for the question. Yes. I believe. Do you feel any pressure right now? Yun nga, what does makeup mean to me? Means a lot. Means a lot. ako kasi yung tao na kaya ko lumabas ng bahay kahit walang makeup. So, gandang natural yan. Totoo. Tigyawatin yung mukha ko. Never kuminis yung mukha ko na as in makinis and flawless. Pero kaya ko yung irampa ng without makeup. Pero, syempre, sa panahon natin ngayon, kailangan mo ding maging presentable. So, you should wear makeup. So, for me naman, makeup means self-expression tsaka art. Sa akin, parang hindi ako, parang nagdi-disagree ako doon na sinasabi na, uy, makeup na makeup kasi ano, parang pretentiosa o kaya naman malande, maarte. Sa akin kasi, makeup is how you express yourself. Kunyari, on the parang rocker chick ka, pwede kang maglagay ng mga colors na dark. Alam mo yung parang na mas confident ka. Pag ikaw naman yung mga parang Korean-Korean yung peg mo, pwede ka rin gumamit ng mga makeup na magpapa parang Korean look sa ano, yung makintab-kinta. Parang self-expression talaga. Kumbaga, if you could only wear 4 products on your face, what will they be? Minsan tamad na ako mag-makeup eh. So, I will only wear lashes, fake lashes, yung ano to, blush on, fake lashes, blush on, eyeliner, and lipstick. So, okay na ako nung 4 na yun. So guys, we have another guest. It's Skylar! So, my baby. So, say hi, baby. Skylar din yung pangalan niya. Say hi. Pareha sila yung Sky. Hi. Smile. So anyway, wala silang mga tulog ni Sky. So yun, let's go back. Sa akin naman, yung 4 products na pwede kong parang laging suotin. First is BB cream kasi very lightweight. Tapos meron siyang mga skin benefits. Tapos yung lip liner and concealer at saka siguro mascara. So yun. What is your favorite thing about makeup? Favorite thing ko about makeup is yung natatransform mo talaga yung face ng isang tao. And para sa akin, lalo na sa mga ano, mini-makeupan ko, like workmates ko and some other yung mga clients ko, pag nami-makeupan ko sila, nabuboost yung confidence nila. Yun. Kasi lalo na yung iba, hindi sila sanay nung naka-makeup, pero pag nakita nila yung outcome, parang syempre sila mismo, nagaganda sila doon sa sarili nila. At the same time, yung the way they carry themselves, parang mas bongga. So, doon ako natutuwa. True. So, for me naman, mga Aries loves, ang gusto ko, my favorite thing about makeup is yun nga, yung confidence na naibibigay niya, plus na e-enhance niya yung mga features, katulad ng kunyari, maganda yung cheekbones mo, konting contour mo pa, mas ma-e-enhance, yung lips mo, pag hindi siya masyadong pouty, pwede mong gawa ng konting overline dyan, tas mas magmumukhang parang kissable lips. So, yun yung favorite thing about makeup, is enhancing your natural features. What do you think about drugstore makeup and high-end makeup? Drugstore makeup is usually yun kasi yung affordable, diba? Yun yung pangmasa, kumbaga. So, I like that. Oh, and maraming magandang drugstore makeup. And then, yung high-end products is, usually ng high-end products is because it came from the makeup artist itself that meron silang sariling line ng makeup. Kaya sila nagiging, Kaya sila nagiging high-end product. Pero, ako naman eh, as I mentioned kanina na wala naman yan sa product, nasa skills mo yan and nasa kamay mo yan. Totoo. Paano mo palalabasin yung ganda ng product. Totoo.
Ako, as you all know guys, lagi akong on a budget and I don't own any parang yung talagang high-end that I purchase with my own money. As of the moment, wala pa rin talaga. Sa akin tama si Bex Ninya kasi kahit ano pang ganda or mahal ng makeup mo, kung hindi mo siya alam gamitin, useless lang din. Tsaka ako na-appreciate ko yung drugstore kasi yung worth ng penny mo is magagamit mo siya dun. Mamili ka ng mga magandang product kesa yung isang product lang, mahal nga, pero isang makeup lang yung meron ka, mahirap i-work on. Kesa naman yung mura yung mga makeup mo, pero good quality. Madami kang mapaglalaroan, marami kang mag-appreciate. So yun, but I don't have anything against high-end. Kung may budget, why not? So yun, what is one tip of advice that you can give to a beginner? Ako kasi na nag-aaral ako, sobrang frustrated ako palagi and nade-discourage. Parang ganun, sobrang frustrated ako and always discouraged. Kasi unang-una, dun sa gamit, as I've mentioned nga, di ba? Professional makeup artist kasi siya, mga... Pero I started nang walang-wala talaga akong kagamit-gamit. So, ang dala ko lang talaga is yung sarili ko. And nung time na yun, hindi pa talaga ako masyadong kumpiyansa sa sarili ko. Kaya nung nag-aaral ako, sobrang umiiyak ako. Literally na umiiyak ako sa eskola. Sa kilay. Oo, kilay. Sa kilay, sa pagkikilay. Kaya, advice ko lang sa inyo guys na sa mga nag-i-start dyan, huwag kayong madi-discourage or huwag kayong madi-disappoint kung wala kayong gamit or ang mga gamit nyo is puchu-puchu lang. Tapos nakikita nyo yung mga kasama nyo is mga MAC, yung mga high-end brands like MAC, ganyan, Chanel, makeup, tsaka egg. So, ganun lang talaga. Syempre, we have to start at the bottom. Now we're on the top. Charot. Yes. Basta yun, ganun lang talaga. Nigga started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Yan lang. Syempre, kailangan na natin mag-umpisa from zero to hero. Charot. Totoo yun. Tsaka mas masarap palalahanin na, uy, dati, ganito lang. Mas ma-appreciate mo yung mga bagay na nagkakaroon ka kasi parang pinaghirapan mo talaga yun eh. So, for me naman, yung advice ko sa mga beginners sa pag-makeup is just practice. Practice lang ng practice. Huwag yung isipin na bakit siya, ang galing niya agad magkilay. I bet yung tao na magaling magkilay niya, yung dumaan din sa pagpa-practice, yun na yung kilay niya is parang McDonald's, parang Sharpie, hanggang sa naging parang Instagram na kilay na. So, practice lang kayo ng practice. Tapos, ako, I think mag-play muna kayo dun sa mga drugstore para huwag naman masayang agad yung pera nyo, ganyan. Kasi mas madaming colors, mas masaya. So, yun. One is one makeup trend you never understood. Makeup trend na never kong naintindihan is yung strobing. Oh, kasi diba usong-uso yan dati yung strobing na yan. Mm-hmm. So, I don't know guys, kasi sa face ko lang kasi parang walang nangyayari pag ginagawa ko. Oh, hindi ko alam kung natural yun kasi natural na oily yung face ko. So, sanay akong makipap yung mukha ko. Strobing all day early. So, strobing doesn't work for me. Ako naman, I don't have anything against any makeup technique. Pero ang hindi ko lang talaga mag-gets, yung mga colored mascara. Siguro pa yung mga, dati kasi parang nauso yun. Nung high school ako yung may color blue na mascara. Hindi ko alam kung ganun ba siya ka-wearable, pero I think pwede siya pag mga special occasion. So yun, mga avant-garde. Oh, yun, ayun, avant-garde yung tawag ng mga makeup artist. So yun lang, yung colored mascara. And last question, what do you think about the beauty community on YouTube? Para sa akin, nakaka-inspired siya. Lalo na ngayon, bago lang ako nag-YouTube actually, hindi na bago, 1 year na nga pala kami. 1 year na nga pala kami, pero ano eh, pag nanonood ako ng mga guru, lalo na mga international, is nai-inspire ako. Not the way because ang gaganda ng mga gamit nila, ang gaganda ng mga makeup nila, and yung quality ng video nila, pero nai-inspire ako kasi even though marami na sila akong subscribers and kumpleto na sila sa gamit, nagbi-video pa din sila na nagbi-video. So, naisip ko, it's because love talaga nila yung mga subscribers nila. So, ginagawa nila yun by heart and to, ano ba, parang mapasaya yung mga nanonood and yung mga manonood pa sa kanila. So, ganun din ako. Totoo yun. Ako naman, I'm very happy kasi yung beauty community, lalo na dito sa Pilipinas, it's growing na.
So meaning, mas madami, mas masaya, mas marami kang makaka-interact, mas marami kang magiging friends katulad ni Ninya. Dahil sa pag-YouTube, nagkaroon ako ng new friend na si Ninya at si Jet. So masaya siya at hindi ako tumitingin dun sa mga gossip, dun sa mga negative sides. Gusto ko lang talaga yung lahat nag-a-uplift, yung mga nagko-compliment kayo. Lalo na pag nakita-kita sa mga events na parang maghihingi ka ng advice sa kanila para mas maging confident ka pa, para malaman mo yung tungkol sa industry. So, I'm very inspired din, tsaka I'm very happy kasi lumalaki na yung beauty community. So, yon, I love it. So, yon. So, guys, ayun yung mga 10 questions ng My Makeup Story Tag. And we're tagging you all, lalo na dun sa mga nag-i-start pa lang ng kanilang YouTube para meron kayong content. Masaya siya gawin kasi mas makikilala ka ng mga viewers mo. So, again, guys, I'd like to say thank you, Bex Ninya, sa pag-guest sa aking channel. Ako, tay, masaya-masaya din ako. Alam mo naman na malapit lang kasi kami. Taga-Novaliches din ako. So, true. We're just tricycle away. Yeah, totoo yun. Tsaka, guys, kung meron pa kayong mga parang tag, challenges, or requests na gusto nyong gawin namin, and pwede namin isama yung mga hobby namin, just comment down below. And if you enjoyed this video, please do like. And guys, favor please, show Ninya and Jet some love. Sana po ay mag-subscribe kayo sa channel nila. So, ito yung channel. There you go. So that's it, Pansit. Thank you so much for watching, mga kapatid. And we're going to see you in our next collaboration video. Bye! Nice seeing you guys. Bye-bye! Bye-bye!